He was found dead in his parish, a massive heart attack. He was supposed to be on his way to an inputting of these modules. Siya yung director nito. Kaya isang malaking kalungkutan sa amin, lalo na sa akin, kasi nakasama ko siya, si Sister Lidia Poliado at SCJ, mga day. Sila ko lagi ang gumagawa ng mga modules. Eh, napakutusan na ho ako ni Bishop Gilbert Garcera na gagawa na naman ng modules for the Year of the Family based on the pastoral letter on the Year of the Family. Sabi ko, ayoko nang ipag-figuring. Kasi nahirapan mo kami kasi as you know, Father is Superior General. I'm also parish priest. It's not easy. I'm also teaching. It's not easy to manage an office at this scale. So, we made the decision to do everything na lang na soft topic. Kaya lamang, ito ho, pinagbibili namin kasi the little income that we have goes to the training of Hattie. Pwede ba po mag-order? Punta lang po tayo kay Noel. Where is Noel? Noel sa chat. Pwede po. Para-serve na lang kayo. So, gusto nyo lang. Thank you. Alright. There is a suggestion before I introduce the group. There's a suggestion, Reverend Fathers, that our skiff not be in Baguio next year. Rather, it will be in Puerto Princesa, Palawan. At the Siena Hotel. Under the Obi Siena. Free, ano? Ikalawa, may suggestion si Mother para daw sa mga madre at lay. Ang suggestion ay dalhin din daw kayo sa Vietnam. Schedule natin na makarating din kayo para naman hindi lang sa mga pare ang nakakaranas ng agentes kung hindi pare mga madre at mga lay. Pwede ba yun? Kasi mura lang naman ang ating titirhan. Nandun na kami ang bayad, $25 a day, all meals. At ang hirahan, air condition sa bahay ng Cristo. Maganda, maganda. So, Mother is suggesting that. We just said to that. Maybe in the year 2025. And then they will laugh. Ibuhin natin the next. Mga next year na natin. Pero lang, tutuhanin natin. Bishop Owen is the good chairman. Anyway, let me now present to you our UCAT Philippines team, headed by, from the Diocese of San Jose de Nueva Ecija, the Director of UCAT Philippines, Father Richard Lagos, and his co-partners, Mr. Jonathan Luciano and Mr. Randy Fuentes. Let us welcome UCAT Philippines Foundation to launch UCAT. Palakpakan natin. Good morning po. Hindi po ako si Father Richard. Salamat po kasi for introduction. Pero mas gusto ko introduction ni Bishop kanina sa misa. The good-looking young man. I believe hindi po nagsisinungaling ng mga obispo, tama ko rin. I claim that. Obispo po namin si Bishop Paulet, ang incoming ex-chairman, praise the Lord. Ayun po, we're here and we are very happy to be with you, fathers, mothers, brothers, sisters, home. Ano si Father Carlo ako? Ayun po. We are here actually not only to launch the UCAT as a book po, kasi this was already launched many years ago. Sino po dito ang meron na pong UCAT book? Yeah, you know, who among us? Wow, okay. Ah, dala-dala niya ng sister ng kanilang UCAT. Ang kanilang UCAT. Okay, sorry naman po. We are here
not only to launch the UCAT as a book, but also to launch the UCAT as an initiative dito po sa ating bansa, sa ating simbahan, and at the same time, as an international endeavor. Who among you po here have participated during the World Youth Day in Madrid in 2011? Ay, wali! Sa panaginip po, sino po yung mga sumama? Madami. Actually, the reason why I'm saying that is because bago po yung main input ni Father Richard, I was tasked to give a very, very short history of how the UCAT came to be. Siguro, we can naigilan po ito para hindi ko po makain yung mas maraming sasabihin ni Father Richard. Pero mas maganda na we can discover how this wonderful gift of the Holy Father Emeritus Benedict XVI came to be. Sabi nga po ni Monsignor Jerry kanina, the UCAT is a gift of the Church, specifically it's a gift from Pope Emeritus Benedict XVI. The UCAT as a book actually is a concept, or it was conceived by Pope Benedict XVI after having the compendium of the Catechism of the Catholic Church. So, alam ko po, well-versed na kayo dito sa history na ito. So, we have the CCC, the Catechism of the Catholic Church, at gusto ko lang po i-trace yung pinanggalingan ng UCAT. So, it came initially, of course, as a fruit of the Second Vatican Council. St. John Paul II gave us the Catechism of the Catholic Church, at si Pope Benedict XVI issued the compendium of the CCC. And from this compendium, pumasok po sa isip ng ating Santo Papa Emerito na bakit hindi magkaroon ng catechism for the youth. Kasi yung CCC, although that is for everybody, pero yung specific na mas matatanggap, maiintindihan ng mga kabataan in their own language, wala pa po tayo nun. So we instructed the very good Archbishop of Vienna, Cardinal Christoph Schönborn, to conceptualize on how to come up with this idea for the youth catechism. So noong April 17, fast track na to, April 17, 2011, Pope Benedict XVI received the first copy of the UCAT there. And it was launched in August of 2011 during the World Youth Day in Madrid. So the way to UCAT, how it came to be? It was in 2006, no? Nung na-release ang compendium of the Catechism of the Catholic Church. Noong 2006, Archbishop Schönborn started to gather theologians, mostly in Europe and specifically in Germany and in Vienna, Austria, to sit down and think of how to answer the request of Pope Benedict XVI to come up with a catechism for young people. So there are four theologians who sat down and started drafting the first UCAT. Now, it happened that they were not satisfied with their work kasi it's highly theological, tapos parang ang bigat din. So, they started again, and this time they worked with young people. So they started inviting young people from Germany and Austria to come to a series of meetings. It's in two summers actually, in 2006 and 2007. A daily, 6 to 8 hours a day work. No? So parang sila mismo yung gumawa ng content. Actually, the content is there. Hindi naman nababago yung content. Pero how to present this to young people? Yun yung ginawa nila for 2 years. And then eventually, dumaan sa maraming pagsusuri, and in 2011, it was presented to the Holy Father then, Pope Benedict XVI. And it was launched as a gift by the Holy Father to the youth of the world during the World Youth Day in Madrid. Now, after this very successful launching in World Youth Day, kasi ang dami pong tumanggap nito, at ang daming nagulat at natuwa, because here comes another material for us to use, no, to evangelize young people. Nagkaroon po ng maraming pagkilos around the world at nagkaroon ng idea to come up with a central governing body for the UCAT, which is the UCAT International, based in Germany. It was started
primarily by those who wrote the UCAT itself. Mr. Bernard Moiser, one of the authors of the UCAT, he started the UCAT International Foundation. And from then on, sila na po yung nag-oversee ng mga UCAT efforts, which Father Richard will speak about later on sa kanyang input po. So, kung ititrace po natin, the UCAT is written by young people for young people. Kung makikita niyo po sa presentation, you know, they used stickman, a very simple figure, yet very striking, and it really speaks of the youthfulness and vitality and vibrancy of young people. Makikita po din yan and how they present it. The structure of the UCAT is followed after the structure of the CCC, the four chapters or the four parts of CCC. What we believe, how we celebrate the Christian mysteries, how are we to have life in Christ, and how we should pray, but presented in a youthful manner where young people can relate to it and they can read it. And this book, after the World Youth Day event in Madrid, it was already translated as of last year to 38 different languages. And it sold more than 30 million copies worldwide from 2011. So it's one of the most successful publications of a Catholic document after the Bible. So doon namin naramdaman na talagang the UCAT, the Youth Catechism of the Catholic Church, is very much first anticipated and very much accepted. And later on, Father Richard will talk about the efforts naman na gagawin natin dito sa Pilipinas as a center for UCAT efforts worldwide or Asia-wide for that matter. So yun po, with that short history, I hope na kita natin no, kung paano nabuo ang UCAT, and hopefully mamaya during Father Richard's talk, you will understand more about our efforts, the UCAT Philippines Foundation, and the activities surrounding our initiatives here in the Philippines. So, thank you very much. Let me introduce the director of UCAT Philippines Foundation, Father Richard Lagos. Good morning. Good morning. Sino po yung nakatindi dito ng Second 15 Conference on the Evangelization? PCNC2! Sa UST! Ayun, so kami po yung represent ng Youth and the Beatitudes. Yes. So, yun po yung aming masabog. Alam niyo po kanina, nag-usap-usap kami while we are being introduced by Bishop Bobet. Kinabahan kami. Kasi pagdating namin, nangangang mga doctors, educators, mga pare, mga madre. Sabi ko, ayaw na namin. Ayaw na namin! Kasi we are like small seeds, pero we just consider you as the fertile soil for us, no? So kaya sabi ko, maybe it's a challenge for us, no? Nasa UCAT. Sabi nga ni Bishop Bobet, he is true enough in saying that these are young men, handsome men, para mga kabataan. At ako po isang taon at tatlong buwan pa lamang na pari. Nung nagtuo ako sa PCNC, I was 7-month-old priest. Ngayon po ay, ako po sa totoo lang medyo mabigat yung mga responsibilities kasi I'm holding two commissions kasi pupukunti lang yung pari sa amin sa Nueva Ecija, and we're inviting young men to join us sa Nueva Ecija kasi 33 priests lang po kami. Diocesan. Sa Diocese of San Jose. And actually, I'm not from San Jose. I'm not Nueva Ecijano. I'm from Poland. By origin, po, from Poland. Pulillo Island, Quezon Province. Naisahan ko ba yun, no? Imported, no? Missionary po ako sa Nueva Ecija. I'm holding commission on youth and commission on social communications. And tumatoy po ang director po ng UCAT Philippines and Asia. Kaya sabi ko, ang bigat-bigat. Pero alamin ko natin ako yung wisdom ni Lord. Bakit inilagay ako sa youth and social communications and in UCAT? Kasi these are all important aspects for new evangelization. Yeah, kabataan, katisismo, at ang social media, social communications. Because young people are nowadays aggressive
in social media. Kaya sabi ko, very timely. Kaya po, sabi ko nga, parang may mission ng Diyos para sa ating lahat. Pero bago ko matanong, kasi po nasa iyo ako, kasi sabi ko nga, I am a small seed, kayo yung fertile soil. Tanongin ko lang muna po kayo. Siguro ang taga-taga nila po sa catechetical ministry, what is catechesis po ba talaga? Hanggang ngayon po, hindi ko pa talaga maliit ng sister kaya yung mga sister. Sige po, sister, what is catechesis po? Catechesis is integral part of evangelization, which main purpose is to make man's faith living, conscious, and active in the life of his church. May tissue po ba kayo? Tumutuhuli. Pero this is true. No, talagang, alam ko talagang catechesis sister. Ano, sige, tatanong tayo sa mga katikistang hindi madre. Yung kanyang mga katikist natin, parang yung nasa klase pagka tumuli mo yung ko. Alin po kami sa UCAT? We believe that UCAT is, catechesis is you. It begins with you. Mamaya explain namin. Kaya nga, UCAT. Hindi lang po yan youth, no? Kundi catechesis begins with you. Ikaw. Sa'yo. Ikaw muna, bago yung catechesis. Kaya UCAT. You and then catechesis. No? Napaganda nung pagka-merge ng salita. You and then catechesis. Ikaw muna, bago maging catechista. Kaya napaganda na establish ka muna sa iyong sarili bago ka maging katikisa. Bago po ako magpaliwanag tungkol sa UCAT initiative here in the Philippines, let me share with you po some inspiration since this is the last presentation po ng inyong meeting. Okay lang po ba? Gutom na po ba kayo? Maigi lang po ito. Gusto ko lang po mag-share sa inyo yung sa UCAT and the new evangelization based kay Pope Francis. Kasi po, kahit ako ay na-inspired din ni Pope Francis. Nung po kami nasa seminaryo, nandito si Father Carlos, siya po yung rector ko noon sa theology. Isa po ako sa mga naipadala sa World Youth Day sa Madrid. Sabi ko kanina, it was controversial and at the same time, providential. Controversial kasi po, seldom na magpadala ng seminarista sa World Youth Day. At syempre, of course, maraming controversies. Pero it became providential kasi po doon po unang natagpuan na meet yung UCAT. Nung nandun po ako sa Madrid, isa sa mga challenges ni Pope Benedict is to study this catechism. Sabi niya, this is my heartfelt desire. To study this catechism sa bahay, sa social media, sa barkanahan, kwentuhan. And parang at that very moment, nasabihin ni Pope Benedict yun, parang it became a personal mission for me. Wow, I have to propagate this. UCAT is a very good tool for evangelization, especially for young people. And then, I created a Facebook account right then. Alam niyo po, after that, ang bilis na nag-member yung mga kabataan doon sa Facebook group, yung UCAT study group. And now, it's more than 10,000 active members. I don't know kung number po kayo na. No? Ang bilis! And then sharing thoughts, sharing ideas, sharing yung mga message cards, cue cards. Ang bilis. Sabi ko, wow. And then yun po pala, binabantayan po kami ng UCAT Germany kasi I didn't know that time na mayroong UCAT Foundation sa Germany. Binabantayan yun. Nung pagbalik ko sa Philippines, after ko matapos yung theology formation ko, and while I was still a seminary, nag-create po ako ng UCAT study group sa parish. Na naging maganda yung takbo, na sinishare ko sa Facebook. Then may nag-message sa akin, Father Richard, we saw your initiative in the Philippines. And we would like to invite you here in Germany to be part of the UCAT Development Project. So nasurpresa po ako, meron pa lang ganun. No? So doon po nag-umpisa yung communication with Germany. Kaya na I wasn't preparing for my ordination sa Astikon. Kaya sabi ko, magpapadala ako ng ibang itin-train doon. Kaya nga si Jomar, Mr. Jonathan Luciano, ang pinadala natin sa Germany to be trained and to be part of the UCAT Development Project. At mula po noon, tuloy-tuloy na yung ating collaboration with Germany.
At ngayon po, ang Impact Philippines is a foundation as a service arm of the church for new evangelization, especially catechesis with young people. So, gusto po i-share sa inyo yung inspiration ng UCAT doon po from the Evangelii Gaudium. Bakit na-inspire kami at ito yung patuloy na nag-inspire po sa amin. Sabi kanina, ang haba ang ganda ng ano ni sister ng definition of catechesis. Sabi ko po, it begins with you. Ano po ba yun? Sabi ni Pope Benedict, Pope Francis doon sa Evangelii Gaudium, ano kung nabasa nyo na yan, expert na kayo dyan. A little review lang po. Sabi niya, in catechesis too, we have rediscovered the fundamental role of the first announcement or kerygma, which needs to be the center of all evangelizing activity and all efforts at church renewal. On the lips of the catechist, the first proclamation must ring out over and over, Jesus Christ loves you. He gave his life to save you, and now he is living at your side every day to enlighten, strengthen, and free you. Ibinabalik po tayo ni Pope Francis. Sa ano ba talaga ang laman ng catechesis? Alam niyo po, nung na-assign po ako sa GIBA, kung nandito na doon kayo ng PCNE 2, may mga pinag-share kami. Alam niyo po, sa mga kabataan ngayon, bilang nasa youth ministry, especially yung mga kabataang anak ng mga hiwalay na magulang, o kayo nagtatrabaho abroad, maraming kabataan ang nakakalimutan ng may nagmamahal sa kanila. At ang pinaka nakakalungkot, nung minsan lang may kausap ako sa Facebook, nag-confide sa akin, Father, nagsiserve lang po ako sa church. Pero ang nakakalungkot, isipin, mismong pare pa po ang sumira po sa akin. Kabataan, sometimes they felt ignored, abandoned by the church mismo. Supposedly, siya ang nagtuturo, nagiging ama sa mga kabataan. Yung the frustration ng mga kabataan. Diba, ito yung hinahanap ng mga kabataan ngayon. Diba, bumalik sa kanilang alaala ng gunita that they are loved, especially by the church. Ang evangelization daw po is planting the seed, the gospel, and catechesis is watering that seed. Without catechesis, the planted seed will not even grow. Kaya napakahalaga po ng catechesis because it is watering para lumago itong itinanim na ito. At ito nga, yung nakita namin na the inspiration is to bring back that memory, that message of God's love. Ito raw yung unang sigaw. Di ba ba ang catechesis po yung echo? Echoing. What are we going to echo then? It's God's love. No more, no less. That God loves us. Ito yung sinasabi po ni Pope Francis. Kaya nga po, ang mas unang-una talaga na nangailangan na makarinig muli ng sigaw na yan, mga kabataan. Mga kabataan. And then, he goes on to note the importance of kerygma throughout the life of a Christian. Sabi ni Pope Francis, it is first in a qualitative sense because it is the principal proclamation, the one which we must hear again and again in different ways, the one which we must announce one way or another throughout the process of catechesis at every level and moment. Nalala ko isang madal ako sa ikang, pero isang catechesis na sabi, kapag ka natapos yung pagtuturo mo at hindi mo na ipaunawa sa mga estudyante mo na mahal sila ng Diyos, you fail as a catechist. Pero kahit hindi nila maunawaan lahat ng doktrina ng pananampalataya ng simbahan, pero pagkatapos ng session niyo sa katesismo at naramdaman na unawaan ng kabataan ito na sila'y mahal ng Diyos, you succeed. Which is true. And that is why the invitation of Pope Francis is to a renewed personal encounter with Christ, or at least an openness to letting Him encounter them. Sabi niya, I ask all of you to do this unfailingly each day. No one should think that this invitation is not meant for him or her, since no one is excluded from the joy brought by the Lord. Bakit sabi ko po, for you, catechesis begins with you. You, your encounter with Christ, your disposition
to encounter Christ. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Dapat muna natin tanggap eh, tayo muna yung makarinig ng proclamation that we are loved by God. Kasi kapag po love of God ang ating tinanggap muna, yung ating maidideclare, maituturo sa mga bata, is that the same love. Hindi yung teacher na terror na sasabi, God, parurusahan ka ng Diyos. Yung mga tao ay sadyan, yung mga tao na dapat sa forma, pupunta ka sa impyerno pag ginawa mo ito. Nakakatakot, no? Sabi po Francis, goodness always tends to spread. Every authentic experience of truth and goodness seeks by its very nature to grow within us, and any person who has experienced a profound liberation becomes more sensitive to the needs of others as it expands. Goodness takes root and develops. If we wish to live a dignified life, we have to reach out to others and seek their good. Dito tayo dinadala. No? Sabi ni St. Paul, the love of Christ urges us on. Caritas Christi quae urget nos. The love urges us to love. At yung po nakikita namin sa Yucat, Philippines, parang we are urged to love as well. Kung paano namin naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, we want to proclaim that love as well. And woe to us if we do not preach that love. Woe to us if we do not catechize. Woe to us if we do not become echoes of God's love. So life grows by being given away. Kaya nga po nakakatawa, may mga siguro, may mga volunteer catechists po dito. No, talaga marami catechists na nag-aalay ng sarili because they find fulfillment doon sa ginagawa. So life grows, sabi ni Pope Francis, by being given away, and it weakens in isolation and comfort. Indeed, those who enjoy life most are those who live security on the shore and become excited by the mission of communicating life to others. When the Church summons Christians to take up the task of evangelization, she is simply pointing to the source of authentic personal fulfillment. Kapag daw pala binibigay natin yung ating buong sarili, mas doon natin nakikita yung sense of fulfillment. Meron po magtanong sa inyo mga kapatid, are you happy with your life? Yes! Ganyan po pala itsura ng masasaya. Kayo po ba ay happy catechists? Hindi pa rin ako convinced. Are you happy catechist? Yes! Yes! What makes you happy as a catechist? Yes! Jesus! Yung dahil sa pagbibigyan ko ng iyong sarili. Ito yung sinasabi po ni Pope Francis. Life grows when it is being given away. Not in isolation, not in the comfort of our rooms, of our offices, but a life given away. So the heart of its message will always be the same. Ang puso ng mensahe ay the God who revealed His immense love in the crucified and risen Christ. God constantly renews His faithful ones whatever their age. Christ's eternal gospel is the same yesterday, today, and forever. He is forever young and constant source of newness. Sabi ni Pope Francis, kapag daw pumunta tayo dun sa source of catechesis, of evangelization, it will always be new. God will always inspire us for new approaches, new methods. Yes. New zeal. Yes, and expressions. And Yucat is just one of the expressions. There are so many expressions, and Yucat is just one of those expressions. Whenever we make the effort to return, sabi niya, to the source and to recover the original freshness of the gospel, new avenues arise, new paths of creativity open up,
with different forms of expression, more eloquent signs and words, with new meaning for today's world. Every form of authentic evangelization is always new. Sabi po ni Bishop Bobet, nakikita niya ang hukat just like the Good Shepherd. The Good Shepherd looking for the sheep. Sino yung sheep na yun? Mga kabataan. Ginamit ng Good Shepherd ang kakaibang lingwahe upang ang katisismo, upang ang pag-ibig niya makarating sa mga kabataan, lalo-lalo na doon sa mga kabataang naliligaw, napapariwara, napapabayaan. So though it is true that this mission demands great generosity on our part, di ba? Hindi mo maibibigay yung sarili mo kung walang generosity sa ating sarili. And you are generous enough to come here? You are generous enough to give your life for this ministry? You are generous enough to sacrifice many things just to be here? Nag-sacrifice ka ng time, talent, treasure, no? For greater purpose? All of you are generous in listening as well. But it would be wrong to see as a heroic individual undertaking. Sabi ang katikista bayani at banal. Heroes. Holy and heroes. Holy heroes. Bakit bayani at banal sa tatabi? Holy heroes. Banal na bayani, di ba? Pero ang paalala ni Pope Francis, don't see it as a heroic individual undertaking. No. We will never succeed kapag nakikita natin na ito'y sarili lang nating effort. For it is first and foremost God's work, surpassing anything which can see and understand. Jesus is the first and greatest evangelizer. In every activity of evangelization, the primacy always belongs to God. Amen? Amen. It always belongs to God. Hindi sa atin. Kaya, nakikita natin, ipinagpapasa Diyos pa rin kami lahat ng efforts. Even the UCAT initiative in the Philippines, we rely much on the providence of God. We just participants, cooperators. Now first, ito po yung paalala ko, we can evangelize only because of God who first loved us. Kaya nga po dapat ang lahat ng evangelizer, unang-una malino sa kanya na mahal siya ng Diyos. Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? Yes! Siyempre naman, yes. An evangelizing community knows that the Lord has taken the initiative. He has loved us first. And therefore, we can move forward boldly, take the initiative, go out to others, seek those who have fallen away, stand at the crossroads, and welcome the outcast. Second, our evangelization depends on our ability to accept the gospel in our lives. Yung receptivity, yung kakayanan mong tumanggap. Kaya nga napakahalaga po ng disposition. Napakahalaga dispose tayo sa pag-ibig ng Diyos. Natanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Meron pong maganda sinabi si Pope Francis dito. Sabi niya, bakit mahalaga ang catechesis? Memory, because of memory. Diba? Diba yung misa, meron tinatawag tayong anamnesis. That is remembering. No? Kapag wala ka ng alaala, ano tawag? Amnesia. Diba? Amnesia, anamnesis. Anamnesis is remembering. Pag nawala na yung alaala mo, meron ka ng amnesia. Baka yung pasensya rito, may mga amnesia na. Amnesia girl. Anamnesis, sabi ni Pope Francis, memory is a dimension of our faith. Jesus lives as the Eucharist, as the Church's daily remembrance of and deeper sharing in the event of the Passover. The joy of evangelizing always arises from grateful remembrance. It is a grace which we constantly need to implore. The believer is essentially one who remembers. Ulitin ko po yan, no? Napaka-strong.
the believer is essentially one who remembers. The goal of catechesis is to bring back that memory. Doon sa mga nakakalimot ng mahal sila ng Diyos, we have to bring back that memory. Sa totoo lang, maraming kabataan ang ayaw maniwala ngayon na mahal sila, na may nagmamahal sa kanila. Yes, wala na rin forever. Yung makikita natin sa mga ganong mga hugot na tagline, papayay. Aldap. No? A believer is essentially one who remembers. And we bring back that memory. Noong pong PCN ito, may kinuwento ako, natatandaan niyo po ba yung kwento ni Nani Maxinina? Natatandaan niyo ba? Noong po ako yung young deacon sa Gimpa, ewan ko ba na pag may mission sa akin, puro ang nabibisita ko may mga cancer patients, breast cancer. Alam niyo po, meron akong pinuntahan isa na matanda na siya, around 57 years old. Breast cancer siya. Hindi siya Catholic pero pinutan. Hindi naman matanda. At parang siya siya. Sorry naman po ito. May nagre-react po dito. Ano po ba ito siya aming matanda? Kasi ako po 33, pagka mga bata nagsasalita, so, ay, ang tanda mo na father. Anyway, siya po si Nani Maximina. Although she is not Catholic, pero binibisita ko po siya, at nung unang bisita ko po sa kanya, talagang open na yung breast niya. Na marami pa ako sa kanyang kubong tinitirhan, mag-isa lang siya, nahaamoy ko na yung masarsang na amoy. May kasama po ako mga catechists and parish worker. Sabi po nila, Father, check ka muna sa labas. Kami na lang muna papasok to cleanse her wound. So, after nung maayos na, malinis na, pumasok na ako, tinawag na ako. Alam niyo po, nung kausap ko si Nani Maximina, umiiyak siya. Sabi niya, Father, pinabayaan na ako ng mga anak ko. Father, kinalimutan na ako ng mga anak ko. Ako na lang po ang naglilinis ng aking sugat. Nung minsan po, 42 ukot ang natanggal ko, Father. Pinabayaan na po ako ng mga anak. Sabi niya, yung pong mga anak kong dito ko pinadede, ni hindi man lang po ako binibisita. Alam niyo, nung nilapit ako siya, kinausap ko siya, kinuso namin, nandito po kami, at kayo ng Diyos, sa kabila ng lahat, hindi po namin kayo pababayaan o ano kaya namin ito. To. Alam niyo po, sa lahat na nagpasalamat sa akin, nung papaalis na kami, iba yung pasalamat niya. Tagos sa loob ko. And then, sabi ko, sige po, babalik po kami next Sunday. Ano po bang gusto mong dalhin namin sa inyo? So, pain reliever, sabi niya. Tapos kinukoy ko pa niya, ano, Father, mas masakit pa yung ginawa ng mga ano ko kaysa dito sa sakit ng sugat ko. Then the next Sunday, we plan to go back to bring some medicines, pain relievers. Alam niyo po, nung nasa daan pa lang kami na balitaan namin na matay na siya. Pero dumiretso kami doon sa bahay niya. Yung sabi niya, sabi ko, may bata doon yung apo niya. Sabi, eh, kayo kumuha sa akin kung paano namatay si Nanay Maximina. Sunday po yun, pumunta kami. Namatay sa Saturday morning. Kinito, sabi ko, mga around 5:30 po, Father, yung pong anak niya na panganay, palagi pong dumadaan dito yan, pero hindi sumisilip man lang. Tapos sabi po niya, nung marinig po ni Nanay Maximina, ni Lola yung anak niya na nagsasalita, tinawag po niya, sigaw po siya ng sigaw, tinatawag po yung pangalan, tapos umiiyak. Eh ayaw po pumasok ng tito ko, kaya sabi ko po, kinulit ko po na sinipin man lang kahit saglit. So, tinawag po nung bata yung tito niya, dito sabi niya, silipin mo man lang si Lola, tinatawag kayo. Kasi pupunta ng bukid. Alam niyo po, napilitan itong panganay na anak, sumilip doon sa kanyang nanay. Alam niyo po, nung magtagpo daw yung mata, nung makita ni Nanay Maximina yung kanyang anak,
umiiyak siya. At that very moment, nalabutan siya ng hininga. Bilat ang mata. As if telling her son, ayoko nang ipikit. Naramdaman ko nung naalala mo ako kahit saglit. Imagine, yung mga ganun mga pangyayari. Yung maalala ka, napakahalaga. Pero siyempre nung ilagay sa kabaong, ipinikit yung mata, nakakatakot naman na nakamuhuli din at yung mata. But you know, very striking po sa akin yung karanasan ko na yun. Sabi ko, papangako ko sa iyo, Nanay Maximina, I will tell your story to people. Kung gaano kahalaga na maalala, remembering, or being remembered. Kaya po yung tema ng UCAT Congress, God remembers His promise of mercy. Inspired po ni Nanay Maximina. Tsaka siguro alam niyo po yung ano, alam niyo po siguro yung kwento nung nagpakamatay na kabataan. Kasi na pinabayaan ng magulang, workaholic yung parents. Pero bago siya mag-suicide, sinura niya itong tula na ito. Kaya di pong basahin ko na lang kasi kung ipi-play pa yung video, baka tumagal tayo, pati na lang. Sabi ko, the greatest pain in life is not to die, but to be ignored. To lose the person, paki-forward ko, to lose the person you love so much to another who doesn't care at all, to have someone you care so about so much throw a party and not tell you about it, when your favorite person on earth neglects to invite you to his graduation, to have people think that you don't care. The greatest pain in life is not to die, but to be forgotten. To be left in the dust after another's great achievement. To never get a call from a friend just saying hi. When you show someone your innermost thoughts and they laugh in your face. For friends to always be too busy to console you when you need someone to lift your spirits. When it seems like the only person who cares about you is you. Life is full of pain. But does it even get better? Will people ever care about each other and make time for those who are in need? Each of us has a part to play in this great show we call life. Each of us has a duty to mankind to tell our friends we love them. If you do not care about your friends, you will not be punished. You will simply be ignored, forgotten, as you have done to others. And then she committed suicide. Alam niyo, naging sikat itong tula na ito sa mga kabataan. Ang dami nakarelate. Sabi ni Pope Francis, the primary reason for evangelizing is the love of Jesus which we have received, the experience of salvation which urges us to ever greater love of Him. What kind of love would not feel the need to speak of the beloved, to point him out, to make him known? If we do not feel an intense desire to share this love, we need to pray insistently that He will once more touch our hearts. Kung wala daw sa atin yung desire na yon to share that love, kailangan natin magdasal at hingin sa Diyos na hawakan niya, hibuin niya ulit yung ating mga puso para maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Si Elie Wiesel, isa po siya sa mga survivor ng Holocaust. At kinukwento niya yung experience niya, yung brutality na naranasan nila. Pero ito po yung quote niya, ito yung after realization na paano niya na-turn into something positive yung kanyang negative experience sa ang tawag doon, chamber, sa gas chamber, yung concentration camp. No? Sabi niya, ito po para sa ating lahat, I believe that whatever we receive, we must share. When we endure an experience, the experience cannot stay with me alone. It must be open. It must become an offering.
it must be deepened and given and shared. Granted, our task is to inform. But information must be transformed into knowledge, knowledge into sensitivity, and sensitivity into commitment. How can we therefore speak unless we believe that our words have meaning, that our words will help others to prevent my past from becoming another person's future? Yes, our stories are essential, essential to memory. And what is a witness, if not someone who has a tale to tell, and lives only with one haunting desire to tell it? Without memory, there is no culture. Without memory, there will be no civilization, no society, no future. After all, God is a God because He remembers. Very beautiful reflection on his negative experiences. No? Ito po yung sinabi ko kanina. Kung hindi natin kayang i-proclaim yung pag-ibig ng Diyos, siguro kailangan natin magdasal. The goal of catechesis is to proclaim that immense love of God.